What's up mga sis? Welcome back to my channel. Kalain nyo, meron tayong vlog number 2. So, diba? Nasundan yung vlog number 1 po. Salamat nga pala sa mga nanood, sa mga nag-subscribe. Kung nagustuhan nyo yung last vlog ko, sana magustuhan nyo itong mga sis. Mga designer handbag na papakita ko sa inyo. Mga designer handbag collection to. Start natin dito sa aking Louis Vuitton. Ito ang aking Louis Vuitton 8030. Itong bag na to ay galing to sa friend na friend ko uli. Nag-swap kami ng bag. Yung bag ko na Givenchy Antigona medium. Alam ko medium yung size na yun. Yung kulay orange. Kung nakikita nyo sa IG ko, meron akong picture noon. Sobrang laki ng mga siso. Ang ginawa ko, nakipag-swap ako sa kanya nito. Ito, nakuha ko to bago pa. Yan. Ganun siya kasama. Meron siyang padlock. May kasama siyang meron siyang kasamang susi. Ito yung kanya susi. Tapos ito, yan. Kompleto ito mga sis na nakuha ko. So, maganda pa ito na nakuha ko. Ganun din naman yung Givenchy ko na Antigona na pinalit ko sa bag nila ito. Maganda pa rin yung mga sis bago pa yun. Sige po, dalawang gamit ko pa lang. Sobrang laki lang talaga kasi mga sis. Parang alam mo yung kakainin ako ng buong bag na yun. Sa liit ko na ito, parang hindi siya bagay sa akin. Alam ko, limited edition ito ng Louis Vuitton. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung canvas ngayon ng mga Louis Vuitton. Hindi ganun kakapal. Hindi ko ito masyadong binagamit kasi parang hindi kasi yung mga dala-dala ko dito. Pero ang ganda-ganda niya mga sis. Yan. Ang ganda-ganda ng bag na ito. Ayan. Si Speedy 30. Next bag natin ay si Parody. Nabili ko ito kay Parody Official sa Instagram. Ang kanyang material ay leather din. Hindi siya Hermes mga sis. Para lang siya Hermes. Pero hindi siya Hermes. Wala siyang pangalan, parang ano siya, brandless. Yan. Kumbaga brandless. Hindi siya Hermes, basta nabili ko siya ni Parody Official. Kulay ano siya, burgundy. Sobrang tibay din ng bag na ito, ang tagal na sa akin ito. Tapos, ang kanyang hardware ay gold. Yan. Mala Hermes lang dating, pero hindi siya Hermes. Malakas siyang makasosyal. Pagbibig natin ganyan mga sis. Hindi pa parang Hermes, pero hindi siya Hermes. Ito ay nabili ko kay Parody. Next natin na bag ay si Chanel. Ang tawag dito ay Chanel PTT with caviar leather, gold hardware. Nabili ko ito kay Miss Anna Magkawas sa meron siyang bag shop sa Ayala Mall. So, doon ko ito nabili. Nabili ko ito ng second hand sa kanya. Nagpapalayaway din po si Miss Anna. Si Miss Anna Magkawas. So, naglayaway din siya. Nilayaway ko ito sa kanya mga sis. Yan. Ang laki ng loob nito mga sis. Oh. Excuse me po. Tapos, meron siyang dalawang 1, 2, 3. Balitap din yung kanyang packet. Yan. Ang ganda ng bag ito mga sis. Parang isa ito sa mga vintage din ng Chanel. Yan. Si Chanel PTT. Alam mo kasi mayroong GST nito yung mas malaki pa dito ng konti. Ang tawag doon ay GST. Ito ay PTT mga sis. Color black. Then gold hardware. Yan po. Next natin si ito mga sis. Louis Vuitton Neverfall MM size. Yes, nabili ko lang ito kay Miss Anna Magkawas. Nabili ko siya ng brand new. Pero nilay away ko siya mga sis. Kasi nagpapalay away talaga siya yan. Ang ganda nito mga sis kasi ito talaga gamit-gamit ko na bag kasi ang dami malalagay dito. Meron siyang kasamang pouch na isa yan. Ang ganda rin dito kasi ito pwede na siyang gamitin na ito lang. Ang pouch na to. Tapos sinalagyan ko siya ng bag organizer. Yung ibang bag ko yung mga bag organizer talaga. Para yung shape ng bag hindi nawawala. Tapos para organized din. Yan. Meron siyang isang packet sa loob mga sis. Ito. Yan. Meron siyang packet. Tapos ang kanyang code ay nandito. Sa ilalim ang code. Ito. Ito ang code ng mga sis. Yan. Nabili ko siya. May ganoon siyang kasamang box. Dust bag. So, kompleto siya mga sis. Yan. Nilayari ko ito kay Miss Anna. Anna Magkawas. Ay, tapos mga sis, ito pala. Hapon ko to sa inyo. Hindi ko siya nakasama sa vintage collection ko ng mga bag. Ito ay isa sa mga vintage ng Gucci.
hindi ko alam kung anong tawag sa bag na to, pero vintage na to mga sis, ang tagal na nito. Yan, isama ko lang to, i-harvest ko lang. Ito yung kanyang loob. Yan. Parang pwede siya lagay ng mga importanteng papeles, ganun lang. Kasi maliit lang siya mga sis. So, hinabol ko lang to. Tapos, next natin ay si Perla. Si Perla. Ito, nabili ko to sa Alabang Town Center. Itong Perla na to. Yung kanyang material ay jelly. Jelly to eh, ito mga sis. Tapos ito parang siyang banig-banig yan. So, ganyan na siya pag dinala. Pwede na siya ganito. Yan, ganyan mga sis. Ang ganda rin ng bag na to kasi pwede siyang pagka yung umuulan, ayaw mong mabasa yung, kumbaga, no worries ka sa bag mo. Ito ganitin mo kasi jelly siya. Si Perla, mga sis. Next natin, mga sis, ito. Si Tonbridge. Ay, nilalagyan ko siya ng ganito, mga sis, ito. Parang shaper sa bag. Ang galing ko, ha? Kasi nga, para yung shape ng bag, hindi na sisira. Ano ka niya, no? Sobrang tagalan niya nagagamit. So, nasisira yung shape ng bag. Tawag sa kanya ay Tonbridge Tote Bag. Binigay sa akin ng husband ko. Binigyan ko sa Greenbelt Makati. Yan. Isa rin ito sa mga gamit-gamit ko na bag kasi maraming malalagay. Tapos, ito yung loob niya, malaki. Yan. Yan mga sis. Si Tory Birch. Okay, yun na tayo. Kay Oba. Sinama ko itong si Oba sa designer handbag kasi hindi naman pumura lang eh. Mahal din itong Oba na ito. Kumbaga, kung bibilin mo siya, hindi siya yung isang presyo, isang ano lang. Iba-iba ang price ito mga sis. Iba yung price ng handle, iba yung price itong charm niya, iba yung price ng isa pang handle. Kasi dalawa yung handle ito eh. Ito yung parang top handle pa din siya ganito na ganito. Plus, iba yung presyo ng kanyang pouch sa loob. Yan, itong pouch na ito. So, mahal, medyo mahal din ito mga sis. Kaya sinama ko siya sa bag collection na to. Tapos yung kanyang body ay rubber siya mga sis, rubber. Isa to sa, alam ko ano to eh, limited edition na lang Obag. Yan, itong design na to, ganyan. Malaki to mga sis, so pwede siyang, maganda nga siya pang summer kasi ano siya eh, pwede siyang pang beach, pwede rin siya pang pag-ulan kasi nga hindi siya mababasa dahil rubber nga siya mga sis. Yan, si Obag. Hindi yan ang asawa ko. Ang dami ko bag mga sis. Dito na ako nabubuko ng asawa ko. Ang dami ko nabibili ko mga bag. Yan ito mga sis. Givenchy. Ito to sa aking friend, si Madam R. Sa Hong Kong. Nagpunta siya na Hong Kong. So, pinayam niya ako. Pinapili niya ako ng kulay. So, ito na gusto kang kulay. Kasi, gusto ko mapilitan yung aking Antigona. Yung luma ko Antigona na pinagsub ko nga doon sa kaibigan niya. Kasi sobrang laki nga nun. So, ito yung nabili ko. Ang tawag dito ay Givenchy Antigona, Mini Antigona. Yun yung mga sis yung pangalan niya. Pag binasa nyo, Givenchy, pero ang pronunciation para sa kanya ay Givenchy. So, napaka-arte. Ang kanyang zipper ay ganito. So, ito yung maganda sa kanya kasi kakaiba, yung zipper niya ay, sabi nga nila, chunky. Chunky ang tawag nila dito sa zipper na to. Ganito yung kanyang loob. Meron siyang kasamang ganito mga sis, care card, then kompleto ito mga sis eh. Meron siyang leather swatch. Meron siyang price. Tapos ito, yung kanyang leather ay parang ano to? Parang siyang pebble leather. Yan. So, maganda ito mga sis. Kasi alam ko mahal lang ngayon ng ganito eh. Mahal na itong mini Antigona na bag. Yan mga sis. Isa ito sa mga favorite ko na bag kasi napaka convenient ang dalin, crossbody. Yan, pwede siyang crossbody. Pwede rin siyang shoulder bag. Pwede siyang shoulder bag, tapos pwede siyang top handle talaga ganyan. Yan. Si Givenchy Mini Antigona. Yan po siya. Si DNG, Dolce & Gabbana. Nakuha ko ito kay Miss Annalyn Lantin. Kay Anna Sells Authentic sa IG pa rin. Si Miss Anna, Annalyn Lantin. Pop-up sale sila dito sa Makati. Parang pagkakalam ko, every 4 months or 6 months. Ganun.
So pagka meron silang sale, nagpunta ako kasama ko yung isang kaibigan ko, yung isa ring atik sa bag. Atik bahay ko lang, alam mo na kung sino ka. So ayan, kasama ko siya parat. Meron siya kasamang long strap, tapos adjustable to mga sis. Ang tawag ata sa bag na to ay Sicily. Ng Dolce & Gabbana. So diba ang ganda niya mga sis? So i-cross body natin siya. So may hindi ako mag-cross body, kaya laging cross body. Pero mas maganda siya pag ano, pag ito lang, yung top handle, ang lakas mga kasosyal, yan. Yung kanyang leather po mga sis ay pebble leather, yan. Si Dolce & Gabbana. Ito mga bag na ito mga sis, hindi ko siya nabili ng isang bilihan lang. Bali nag-start ako mangulekta ng mga bag 2014, tapos yun, hindi ko siya. Nag-start pala ako layaway. Nag-layaway ako kasi hindi ko naman kaya bumili ng ganito kamamahal na mga bag, lalo na yung mga Gucci, Prada, Chanel, D&G, hindi basta-basta mga presyo na ito mga sis. So, halos karamihan dito nililayaway ko. Marami naman nagpapalayaway sa Instagram, yung mga legit na seller doon, yung mga talaga nagbibenta ng original, yan. So sa mga nagsisimula mga mangulekta ng bag, hindi naman masama, para sa akin hindi masamang maglayaway, di ba? Kung hindi kaya, di layaway. Ngayon, kung meron ka namang cash na malaki, may pera ka talaga, edi mag-cash ka, why not coconut, di ba? Ganun lang yung mga sis. Then ito, Gucci camera bag. Kay Anna Sells Authentic ko rin sa nabili yan, si Gucci camera bag. Nakuha ko siya brand new. So parang, hindi ko matandaan kung nilay-aray ko ito o binili ko ng cash. Ito yung kanyang ano, ng Gucci. Ito talaga yung color ng Gucci, yung kanyang red and green. Yan. Sis. Cross body bag. Tapos ito, okay sana siya kasi ganda ng structure niya. Nai-inch lang ako sa zipper nito kasi ano eh. Parang hirap-hirap dukutin ng mga gamit sa loob. Although malaki siya. Pero hindi ako, nahihirapan akong gamitin ito. Kaya ang gumagamit ito yung isang anak ko eh. Hindi ko masyado itong binagamit. Tapos, kompleto rin siya na binigay sa akin. Ayan, meron siya mga ganito. Mga card ng Gucci. Care card. Tsaka, meron siyang kasamang leather swatch. Ayan, kompleto rin itong binigay sa akin. Isa to sa pinakagusto ko. Ayan, yung design na ito. Ng Gucci. Then, na tayo kay Kurt Geiger. Ito, mala siya nilang pati nito mga sis. Guys, na nabili ko siya sa Instagram page, Joy Closet. Ayan. Ang tawag dito ay, sa brand na ito ay Kurt Geiger London. Tama. Ang tama yung pagkakapronounce ko mga sisa. Kurt Geiger London. Ayan. Very, very light itong bag na ito kasi tela lang siya. Hindi siya kumukha ng ibang bag na leather. So, parang Chanel style siya kasi design niya. Tapos yung kanyang hardware, itong kanyang sling, ano na to, parang lakas maka Chanel. Pwede siyang sling bag. Yan, pwede siyang sling bag kasi mahaba itong mga sis. Pwede ba, ang ganda. Tapos, ang laki-laki niya sa loob, marami ka malalagay. Kasi tatlo yung compartment niya, pwede siyang shoulder bag. Pwede natin mga sis. Ayan. Ayan. Ang lakas din ng social ito mga sis. Hindi ko alam ang tawag sa kulay ng hardware dito kasi alam ko lang yung gold hardware, silver hardware, yung brass. Meron sila tinatawag na ano eh, parang anong klaseng hardware ba yun? Retinium ba yun? Basta hindi ko alam. Parang ito yung parang ganito yun. Yan. Ang tawag dito ay, ang brand dito ay Kurt Geiger London. Yan. Galit pa kay Jay Closet. Louis Vuitton Pochette Métis. Nakuha ko to sa online seller din sa Instagram, yan. Nakuha ko siya mga sis, ano ha, layaway, kasi sobrang mahal ng bag na to eh. Talagang, so, napaka-trending ng bag na to. Kumbaga, sabi nga nila, pipila ka raw sa Louis Vuitton para makakuha ng ganitong bag. Yan, so, tsaka hindi ko naman kaya bimili ng sobrang mahal. So, ito, nilayaway ko sa kanya, plus ang presyo nito ay halos kalahati ng original price, yan. Nga lang, ang problema dito, sa sobrang tagal na, ito medyo yung lock niya, medyo maluwag na mga sis, ayan. Medyo maluwag na to eh. Kaya, nakakatakot yung tigdikin.
Tapos nung nakuha ko to, in-advise ako nung seller na talaga meron siyang, ito yung pinaka-damage niya, yan, parang scuffing. Pero hindi naman siya visible pag dala-dala na, lalo pag malayo, kasi kulay brown naman yung bag. Yan. Tapos nilagyan ko siya ng charm. Ito yung charm niya, galing to ng London, pasalubong sa akin ng aking sister-in-law. So nakakaganda siya sa bag. Yan. Then, meron siyang zipper sa likod. Ito siya mga sis. Tapos yung tag niya, nasa, yung kanyang code pala, nasa likod. So ang hirap, kasi ang hirap ang ipakita eh. Hindi ko na papakita sa inyo. May kasama siyang ganito. Yan. Tapos yung kanyang top handle, medyo, yan, medyo faded na nga eh. Tawag dito sa bacheta ba to. Kumbaga hindi na siya yung, alam mo talaga na old na yung bag. Meron siyang tatlong compartment. Tapos yung kanyang, ano, sa loob ay suede. Yan, suede leather. Tapos, Louis Vuitton Paris made in Italy. So, isa to sa mga pinipilahan ngayon sa Louis Vuitton. Kasi alam ko lagi kong sold out, mahirap kukuhanin. Maraming lumabas na kulay nito eh. Meron siyang, tsaka mga style, meron siya yung monogram, reverse monogram ba yun? Tsaka ibang klase pa ng leather. So, ako mas gusto ko yung ganito, itong classic ng Louis Vuitton, yung monogram, tapos yung ganitong leather. Yan. So, gusto ko itong, isa to sa mga pinaka-paborito kong bag, yan. Tapos, sa dami pala ng bag ko, ang ginagawa ko rotation ng paggamit dito, weekly. Minsan, monthly. Kasi kailangan gamitin siya para hindi masira eh. Tapos, pag gumamit kayo ng bag, siguradihin nyo na halimbawa, gagamitin nyo bukas, kinabukas na milakad kayo, gabi pa lang magpalit na kayo ng bag. Ayusin nyo na para wala kayo nakakalimutan. Kasi, madalas sa pinag-aawayan namin ng asawa ko, yung pag nakakalimutan ko yung ganitong isa sa bag ko, naiwan ko. Minsan yung license ko nakakalimutan ko, hindi ko alam kasi naiwan ko sa isang bag dahil nagpalit na naman ako ng bag. So maganda talaga, gabi pa lang magpalit na kayo ng bag para kinabukasan, on the go na kayo. Yun. Diba niya masyadong adik sa bag. Kasama ko rin ito sa collection ko, sa edition, sa bag collection ko yan. Ang tawag sa kanya ay Kirigami Riosex yan. Nabili ko ito kay Miss Anna, Andalyn Lantin, Anna Sales of Empty. Yung mga nabibilang ko na shopper sa online, mga very accommodating, so jackpot talin kasi talagang mababait sila, napapalay away. Yan. May kasama siyang box mga sis. Box and dust bag. So brand new ko ito nabili sa kanya. Ito, pinakamalaki, yan. Meron pa siyang, tinatago ko yung mga ganito niya, oh, yan, mga pad na to. Kasi importante yan, pag binenta mo, pag kumpleto, mas mataas yung value. So, hindi ko ito nagagamit, itong pinakamalaki na to. Hindi ko siya nagagamit, promise. Ang ginamit ko lang, ginamit-agamit ko itong dalawa na to, yan. Pag ginagamit ko ito kasi wallet ko, ito naman, card holder. Yan, pinagawa ko itong wallet. Tsaka hindi ako nagpapalit ng wallet, ito talaga yung wallet ko forever. Nakalagay Louis Vuitton Paris, made in France, yan po siya. Ito naman ay card holder. Ang kasya rito ay 8. 8 cards ang kasya dito mga sis. So gamit pa gamit itong dalawa na to kasi ito lang talaga yung lahat kong nasa bag, yan. Hindi ko pa inaalis sa bag ko. Yan, itong dalawa na to. Hindi ko napapalit ang card holder, hindi ko napapalit ang wallet. Bag lang pinapalitan ko weekly. Yan mga sis. So ito, pag-iisipan mo kay ibibenta ko to kasi hindi ko naman siya nagamit talaga. Then, talaga naman bukong-buko na ako ng asawa ko nito. Ano ba, hindi ko naman pakita sa inyo. Ito. CYSL. Ito siya CYSL. Ang YSL kasi ngayon mga sis, ano eh, napaka-trending na rin nila ngayon. Kumbaga, kasi sobrang ganda naman talaga ng YSL. Ito, nabili ko siya bago mag-lockdown. Yan. Alam, sale ko ito nabili eh, sa Instagram yan. Ang ganda ng tassel niya, yan. Ito ay belt bag, pero binagawa ko siyang bum bag. Kasi mas gusto ko siyang ganito, yan. Bum bag, o kaya, parang sling bag. Ito nagtalang talaga sa kanya mga sis, yung tassel na ito. Kasi ang ganda ng tassel. Yan. Tapos gusto ko yung kulay niya kasi mahilig ako sa red. Kung napansin nyo, halos na bag ko. Halos lahat ng pinakita kong bag ay red, kundi siya red burgundy. Yan. Meron siya isang zipper sa likod. Tapos, yan. Lagi silang may kasamang ganito lahat ng mga brand new na designer handbag. Kasi,
ano ito yung authenticity card, tapos yung mga serial number. So, lagi nyo tatago ito mga kasi, lagi nyo tatago ito kasi importante yung pagbinenta nyo. Tapos lahat ng bag ko may mga coins kasi sabi nga nila, swerte raw yan. So, lahat ng bag ko talaga, may mga coins yan. So, ito si YSL belt bag. Yung kanyang tassel, ito siya, silver. Silver ito mga sis. So, tapos nakalagay YSL, Saint Laurent Paris yan. Tama ba yung pronunciation? Basta YSL. YSL ang tawag dito. So, dahil trending ang YSL, ito na naman, isang YSL. Yan, mga sis. Binili ko siya kay Miss Madel, Madel Love Black sa IG. Alam ko, kilala si Madel, si Miss Madel. Kasi marami siya mga client at least eh. So, kanyang hardware ay parang brass to. Parang gold siya na brass. Yan, mga sis. Tapos yung kanyang body ay velvet. Velvet. Yan. Velvet burgundy. Hindi ko pa ito nagagamit mga sis. Meron ko siyang plastic. Saan ko naman ito gagamitin kasi na lang. Normal, hindi pa. So, yan. Nagkasama din siyang ganito. Care card. Authenticity card. Tapos, sa loob niya, meron lagayan ng, yan o, ano, card holder. Bale, tatlo yung packet niya. One, tapos sa gitna. Tapos dito. Akala nyo lang maliit siya mga sis, pero marami kayo malalagay rito. Kasi, ano siya eh, yung malambot siya, so nai-stretch niya yung laman ng loob. Ayan. Pwede siyang crossbody. Talagang pwede siyang crossbody mga sis. Then, shoulder bag. Ayan. Pero, pwede rin siyang ano, clutch. Ang galing yung strap, tapos clutch, parang pang-evening ano, pag-evening outfit yung datingan ng ganito yan. Pwede siyang clutch. So, ang lakas ng kasosyal ito mga sis. Ang ganda ng kulay. Favorite ito mga sis. Ito na natin yung last handbag ko eh. Tama ito na. So, dun pala sa mga nanood ng first vlog ko, gusto ko magpasalamat sa inyo sa mga nag-like, yung mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. Ito namang second vlog ko, kung nagustuhan nyo mga sis, paki-click lang yung subscribe, then like. So, salamat, then kita-kits. Louis Vuitton. Si Jeep, parang, then, meron pa akong vlog number 3.